kanya ng langis, muling magpapatupad ng rollback bukas. 2023 Proposed National Budget planong maipasa ng Senado sa Nobyembre. Department of Health sumalang sa budget hearing ng Kamara ngayong araw. Online registration portal para sa educational cash assistance ng Department of Social Welfare and Development, easy na rana. Pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong sasakyan, hinihikayat pa rin ng Department of Transportation. Agi ng Meralco Avenue, isasara sa mga motorista para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. At makasaysayang pamamaalam ng United Kingdom kay Queen Elizabeth II, sinimula na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 12, 2022. At una sa mga balita ngayon tanghali. Magpapatupad ng bahagyang oil price rollback ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, September 13. Sa abiso ng ilang oil companies, may 1 peso and 45 centavos na bawas sa kada litro ng diesel. Habang bababa naman ang 45 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, may tapyas rin na 1 peso and 70 centavos per liter na sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang rollback ay bunsod pa rin ang pagbaba ng global demand o pandaigdigang pangangailangan sa langis. Dulot ito ng pangunahing paghihina ng mga aktibidad sa China dahil sa mga ipinatutupad nilang lockdown. At ang pagtaas ng interest rate particular na sa Estados Unidos. Magsasagawa ng National COVID-19 Booster Week ang Department of Health simula September 26 hanggang 29. Ito ay upang mas mapaigting ang booster vaccination sa bansa. Ito ay rekomendasyon din ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Alinsunod sa kanilang panukala na gawing optional na lang ang pagsusuot ng face mask sa mga open spaces bago matapos ang taon kapag tumaas ang booster coverage sa bansa. As of September 9, nasa 18.5 million pa lang na mga Pilipino ang nabakunahan ng booster shot. Malayo pa sa 23.8 million o 50% na eligible population ng bansa na target mabigyan ng booster sa ilalim ng Pinas Lakas campaign. At malayong-malayo pa sa 72.7 million Filipinos na fully vaccinated kontra COVID-19. Nakakita ang Octa Research Team ng bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases sa National Capital Region noong nakaraang linggo. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Guido David, tumaas ng 9% ang kaso sa NCR sa loob ng nakaraang linggo kumpara sa 11% noong huling linggo ng Agosto. Tumaas rin sa 1.6 ang reproduction number o ang dami ng mga nagpo-positibo sa rehiyon. Bukod dito, nagkaroon din ng spike o pagtaas ng COVID-19 cases sa Rizal na may 47% na growth rate. Bukod sa dalawang rehiyon, nakakakita naman ang Octa ng downward trend o pagbaba ng COVID-19 cases sa iba pang mga lugar. Asahan naman, anya, ang patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases ngayong Vermont, kaya naman pinapayuhan ng ating mga kababayan na magpa-booster dose na at sundin palagi ang mga minimum health protocols. Sumalang ngayong araw sa budget hearing ng Kamara ang Department of Health kung saan inilatag ng ahensya ang mga programang pinondohan sa ilalim ng 2023 proposed budget. Ayon sa DOH, ang malaking bahagi ng pondo ng ahensya ay mapupunta sa Universal Healthcare Program at COVID-19 response. Mula sa Batasang Pambansa, ang detalye ng balita ihatid ni Aileen Cerudo live. Aileen, magkano ba yung proposed budget ng DOH sa 2023 at ano-ano pa yung ibang mga programa na pinaglaanan ng kanilang pondo?
Yes, aga nasa 301 billion pesos ang panukalang pondo para sa Department of Health. Halos 75% ng pondo ng ahensya ay mapupunta sa Office of the Secretary at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, kung saan ilalaan ito para sa pagpapatupad ng universal health care, COVID-19 response at health systems resilience. Nasa 195.63 billion pesos ang pondo ng DOH OSEC, habang nasa 100.23 billion pesos ang para sa PhilHealth. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi pa nakikita ng ahensya ang dulo ng COVID-19 pandemic dahil hindi pa naaabot ng bansa ang high population immunity. Dagdag pa ng opisyal, kailangan mapaghandaan mabuti ang posibilidad na mag-mutate pa ang COVID-19 virus at magkaroon ng mga new generation COVID-19 vaccine. Nasa 24.9 billion pesos ang nakalaan para sa COVID-19 response para sa susunod na taon. Ngunit ayon nga kay OIC Vergere, kulang paan niya ito dahil bibili pa nga ang ahensya ng new generation vaccines. Nasa 95 billion pesos ang inisyal na ipinanukala ng DOH sa DBM. Ngunit yun nga, 24.9 billion lamang ang aprobado ng DEBM at nailalagay sa National Expenditure Program. Sa budget hearing sa Kamara ngayong araw, pinag-uusapan na rin ang pagpapataw ng sintak na makakatulong anya sa pagpopondo ng iba pang programa ng kagawaran. Noong nakaraan nga, nanawagan din ang DOH na taasan ang tax sa mga sweetened beverages at junk food. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Aileen Cerudo. Sisimula na sa susunod na buwan ng Senado ang deliberasyon sa 2023 proposed national budget at target itong maipasa sa Nobyembre. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, anong timetable ng Senado sa pagpasa ng pambansang pondo at ano-ano ang mga tututukan ng mga senador? Ella, ayon nga kay Senate Committee on Finance Chairperson Sunny Angara, bukas isasagawa ang Development Budget Coordination Committee o DBCC hearing. Dito, Ella, inaasahang dadalo yung mga economic managers ng gabinete upang magsagawa ng briefing kaugnay ng nilalaman ng panukalang 2023 national budget. Target matapos ang committee hearings hanggang kalagitnaan ng Oktubre, habang plano namang masimulan ang debate sa plenaryo mula Nobyembre hanggang kalagitnaan ng buwan. Inaasahang maipapasa sa Senado ang panukalang budget bago matapos ang Nobyembre na susundan ng bicameral conference o BICAM, kung saan aayusin ang magkakaibang provision mula sa bersyon ng Senado at Kamara. Umaasa, Ella, ang mambabatas na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Disyembre. Ayon kay Angara, sa kanilang pagtalakay ng pambansang pondo, layo nilang mapalakas ang health sector, partikular na ang Philippine General Hospital. Nais ding tutukan ng mga senador ang pondo para sa marginalized sector na higit na naapektuhan ng pandemya. Ganoon din ang pagbibigay suporta sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng credit programs, kagamitan at iba pa. Bibigyang prioridad din anya ng Senado ang pagtulong sa mga kabataan na makahanap ng trabaho, gaya ng pagdadagdag ng pondo para sa training at skills program. Sa ngayon, Ella, patuloy nga yung deliberasyon ng 2023 National Budget sa Kamara, kung saan magmumula ang General Appropriations Bill bago iakyat sa Senado. At yun muna ang update mula rito sa Pasay City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Maaari nang makapag-renew ng kanilang lisensya sa Professional Regulation Commission o PRC ang mga guro na may nakabinding utang. Ito ay matapos suspindihin ng PRC ang kontrobersyal na utang tagging policy. Ayon sa PRC, riripasuhin nila ang ibibigay na disciplinary action sa mga guro na lumalabag sa kanilang patakaran. Narito ang ulat ni Aileen Cerudo. Sinuspinde na ng Professional Regulation Commission o PRC ang Memorandum Order No. 44 na nagtatakda sa mga profesional na may mga nakabinbing kasong administratibo at pinipigilan sila mag-renew ng kanilang mga lisensya. Ang Resolution No. 1558 na nilagdaan ni PRC Acting Chairman Jose Cuerto Jr. at Commissioner Erwin Enad ay tugon sa issue ng utang tagging.
Sa ilalim ng patakarang ito, pinagbawalan ng PRC ang mga guro na mag-renew ng kanilang mga lisensya kung sila ay may mga hindi pa nababayarang utang. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mas nakakadagdag pahirap pa ang utang tagging sa mga guro. Dagdag pa ng opisyal, paano anya makababayad sa utang ang mga tagapagturo kung wala silang trabaho? Dapat anyang pagtuunan ng pansin ng ahensya ang pagkakaroon ng patas na regulasyon at patawan lamang ng parusa ang mga guro na mapatutunayang lumalabag sa kanilang pulisiya. Matatanda ang inilahan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang utang tagging sa budget briefing ng Labor Department noong nakaraang linggo. Samantala, tiniyak ng PRC na patuloy nilang pag-aaralan ang kanilang pulisiya upang masigurong patas ang kanilang pagpapatupad nito. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapayuhan ng Department of Transportation ang publiko na magsuot pa rin ng face mask kapag nasa mga pampublikong sasakyan. Sa gitna ito ng plano ng pamahalaan na luwagan ang mask mandate sa outdoor settings. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, bagamat epektibo ang mga ginagawang hakbang laban sa COVID-19, mas mainam na pa rin ang ibayong pag-iingat, lalo na sa mga matataong lugar dahil hindi pa naman lubusang natatapos ang pandemya. Hinihikayat din ito ang lahat na patuloy na sumunod sa health and safety protocols upang hindi na tumaas pa ang bilang ng mga nagkakasakit. Hindi na makapagbibigay ng financial assistance ang Commission on Higher Education sa mga bagong estudyante sa ilalim ng isa sa mga programa nito. Bigo kasi ang CHED na makakuha ng karagdagang pondo na ilalaan sana sa Tertiary Education Subsidy o TES. Ito ay para sa mga naka-enroll sa private schools sa mga lugar na walang local o state universities at colleges. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera, tanging ang mga kasalukuyang benepisyaryo na lang ang matutulungan nila. Nasa 12.5 billion pesos ang hinihingi sana ng CHED upang mapondohan ang 2,584 new grantees sa taong 2023 to 2024. Magpapasa ng resolusyon si Senator Grace Poe na layong imbestigahan ang mga napapaulat na kidnapping incident sa bansa. Nakasaad sa draft copy ng resolusyon na lumilikha ng takot o pangamba ang mga naturang balita. Ayon sa senador, hindi dapat hayaan ang mga ganitong banta sa publiko at yurakan ng mga masasamang grupo ang mga hakbang ng pamahalaan upang protektahan ang mamamayan. Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang pamamahagi ng Nutriban sa Lawag City, Ilocos Norte. Kalinsabay ito ng 105 kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang Nutriban ay uri ng tinapay na ginamit sa feeding program sa mga pampublikong paaralan upang labanan ang malnutrisyon sa bansa noong 1970s. Isasarapan samantala ang isang bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig City upang bigyan daan ang konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ito ay sa may Capitol Commons area kapag o hanggang Show Boulevard. Magsisimula ang road closure sa October 3, 2022 at tatagal hanggang sa taong 2028. Bunsod nito ay pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternate route na itinakda ng MMDA, LTFRB at lokal na pamahalaan ng Pasig at Mandaluyong City. Isinara na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang online portal registration para sa educational cash assistance na ipinamimigay sa mga mahihirap na mga estudyante. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, napuno na ang kanilang portal at hindi na rin kakayanin ng kanilang pondo ang iba pang gustong makakuha ng ayuda. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, gaano na ba karami yung nagpa-register para sa educational cash assistance at magkano pa yung pondong natira sa DSWD para dito? Good
umabot na sa higit 2 milyon ang mga student in crisis na nagparehistro sa online portal ng Educational Cash Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dahil nga dito, sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na isinara na nila ang online portal dahil hindi na kaya ng ahensya na magdagdag pa ng aayudahan. Ang DSWD kukulangin na ng pondo ang ahensya kung magdadagdagan pa ang 2 milyong registrant. Sa pinakahuling datos ng DSWD, umabot na sa halos 1 bilyong piso ang kabuuang ayuda na naipamahagi sa higit 370,000 na mga estudyante. Pero ayon sa ahensya, hindi dapat mag-alala ang ating mga kababayan dahil nakikipag-ugnayan ang DSWD sa House of Representatives para magamit ang kanilang pondo upang maipang-ayuda. Nauna nang sinabi ng DSWD na nasa 1.5 billion pesos ang target nilang maipamahagi hanggang sa September 24. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa tayo sa DSWD upang makakuha ng iba pang detalye ukol dito sa isinarang online portal ng Educational Cash Assistance at aalamin din natin aga kung magkakaroon pa ba ng pagbabago sa sistema o madadagdagan ang pondo sa natitirang 2 linggo ng payout. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Alright, maraming salamat JP Nunez. Posibleng abutin pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maaprubahan ang planong pagsasa pribado ng EDSA Busway. Ito ang inihayag ng Management Association of the Philippines, ang pribadong sektor na nagsumite ng naturang panukala sa Department of Transportation. At mula sa Quezon City, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, talaga bang matutuloy na ang planong privatization ng EDSA Busway? Ella, bukas ang pamahalaan sa pagsasapribado ng EDSA Busway. Ngunit kailangan pa itong dumaan sa masusing pag-aaral sa ilalim ng Private-Public Partnership Program o PPP. Alinsuro dito sa kahilingan ni Transportation Secretary Jaime Bautista kung saan hiniling nito na gumawa ng feasibility study ang gobyerno kaugnay sa pagsasapribado ng ruta. Isinumite ang panukala sa Department of Transportation ng Management Association of the Philippines o MAP, isang organisasyon ng pribadong sektor. Ngunit ayon sa MAP, kailangan pang ihanda, pag-aralan at saka tuluyang aprobahan ang EDSA Busway Privatization Proposal na posibleng tumagal pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Dismayado naman dito ang pribadong sektor. Paliwanag ng MAP, 2 taon nang napatunayan ang konsepto ng operasyon ng EDSA Busway at hindi na nangangailangan ng ganoong kapuspos at kahabang panahon ng pag-aaral. Ngunit hanggang sa ngayon ay marami pang bahagi nito ang hindi pa natatapos ang konstruksyon habang problema rin ang mga infrastruktura na hindi akma sa dami ng mga pasahero sa EDSA Busway. Gayun din ay kasalukuyang hamon pa rin ang kakulangan ng mga bumabiyahing bus dahilan ng mahabang pila lalo kapag rush hour sa umaga at hapon. Ella, inirekomenda naman ang MAP na hayaan na lang ang mga pribadong sektor na magsagawa ng kinakailangang mabigat na trabaho kaugnay sa proseso ng panukala. Ito ay upang mapibilis ang pag-aaral at pag-aaproba ng pamahalaan para sa pagsasapribado ng EDSA Busway. At muna ang latest, balik sa iyo, Ella. Asher, kumusta na yung 2 bus na nagbanggaan dyan? Di ba syempre meron silang designated area pero nagbanggaan pa din. Naialis na ba dahil sobrang nag-cost ng traffic ito? Yes, Ella, sa ngayon ay inaalam pa natin kung ano yung kasalukulang sitwasyon tungkol diyan sa mga nagbanggaang bus dyan sa may kahabaan ng EDSA Busway. At mamaya ay makapagbigay tayo ng update. Ella. Alright, maraming salamat. Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Quezon City. Naging biktima ng cyber attack ang IT service provider ng Philippine Airlines o PAL na may hawak ng loyalty program nito na Mabuhay Miles. Bunsod nito, ilang impormasyon ng Mabuhay Miles members ang na-expose dahil sa cyber security incident. Tiniyak naman ng PAL na gumagawa na sila ng aksyon upang hindi na maulit ang data breach. Nagbabalik si Asher Kadapan Jr.
Nagpadala ang Philippine Airlines ng email sa ilang miyembro ng Mabuhay Miles. Ito ay matapos maapektuhan ng cybersecurity incident ang Axelia, ang third-party information technology o IT service provider ng naturang loyalty program ng PAL. Ayon sa sulat ni PAL Vice President for Marketing Ria Carion Domingo, sinabi nito na naapektuhan ng cybersecurity incident ang personal data ng ilang Mabuhay Miles members. Partikular na ang pangalan, petsa ng kapanganakan, nasyonalidad, kasarian, petsa ng pagsali sa Mabuhay Miles, tier level at points balance. Tiniyak naman anila ng IT service provider ng PAL na hindi naapektuhan ng insidente ang Mabuhay Miles membership passwords, flight itineraries, passport numbers, ticket numbers, contact details o credit card information ng mga miyembro. Kinumpirma rin umano ng Axelia na napigilan na nila ang pagkalat ng malware na dahilan ng cybersecurity incident. Magpapatupad rin ito ng iba yung security measures upang maiwasan na maulit ito. Nilinaw naman ng PAL na walang epekto ang insidente sa internal IT systems ng airlines. Gayunman, naisanggunin na rin ito ng flag carrier sa Philippine National Privacy Commission. Pinapayuhan ng PAL ang mga miyembro ng Mabuhay Miles na palitan ang password ng kanilang account sa website ng Philippine Airlines. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinutugunan na ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang malaking problema sa job skills mismatch o ang hindi pagkakatugma ng kasanayan na manggagawa sa mga in-demand na trabaho sa bansa. Ayon sa TESDA, bibigyan nila ng prioridad ang sektor ng agrikultura. Samantala, tutulungan ng ahensya ang mga manggagawa na naapektuhan ng tumamang magnitude 7 na lindol sa Northern Luzon noong Hulyo. Ang detalye sa ulat ni Janice Inhente. Gumawa na ng isang information system ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE. Layo nito na mabilis na matugunan ang mga in-demand worker sa mga industriya at agad na isailalim sila sa training. Ang TESDA Director General Danilo Cruz, sa sistemang ito pagsasamahin ang kanilang skills registry at ang skills mapping ng DOLE. Kung mapagsama natin yan, gagawin sa ilalim ng field job net, madaling makita ng mga tao kung anong klaseng manggagawa ang hinahanap ng ating industriya at yun ay matutugunan ng tamang training program. Prioridad ng TESDA ang sektor ng agrikultura habang marami na rin kapartner ang ahensya sa construction sector, turismo, manufacturing at information communications technology. Batay sa survey ng TESDA taong 2020, nasa 78% ng kanilang mga estudyante ang nabigyan ng trabaho matapos graduate sa vocational technical courses nito. Samantala, isang joint memorandum circular ang nilagdaan kamakailan ng TESDA at DOLE upang matulungan ang mga manggagawang naapektuhan ng lindol sa Northern Luzon. Sasamahan ng TESDA ng Skill Training Program ang TUPAD o Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged o displaced workers ng DOLE. Yung kanilang programang TUPAD ay sasamahan namin ng skills training. Kung ang iyong mga tahanan ay nasira ng nagdaang lindol, magpo-provide kami ng training sa mga karpintero, sa mga mason, sa mga electrician, at ito ay ang tinatawag naming training on production. Bibigyan na namin sila ng toolkits na gagamitin nila at ang dole naman through sa kanilang tupad ay bibigyan sila ng corresponding allowances. Target ng TESDA at DOLE na mabigyan ng emergency employment at national certificate training ang nasa 1,400 manggagawa na nawala ng trabaho dahil sa lindol. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema kung saan nakasaad na hindi sapat maging dahilan para ituring na nuisance candidates ang mga hindi kilala na tumatakbo sa halalan.
Mula sa Quezon City, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung reaksyon ng COMELEC sa resolusyong inilabas ng Korte Suprema? Aga, sinabi ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lubos nilang ginagalang ang desisyon ng Korte Suprema na siyang mas nakakaalam sa pag-interpret ng ating batas. Dagdag pa ni Garcia, di naman talaga sapat o maaring basihan ang hindi pagiging popular o kilala para i-diskwalipika ang isang tumatakbong kandidato sapagkat sa ilalim ng ating saligang batas ay hindi requirement ang popularity para makapaghain ng popularidad para makapaghain ng kandidatura. Dagdag pa ng Supreme Court, batay sa desisyon nito sa kaso ni Norman Marquez versus COMELEC, hindi rin maituturing na nuisance candidate kapag walang political party na kinabibilangan. Si Marquez ay kandidato sa pagkasenador noong May 9, 2022 elections at sinabi niya sa kanyang COC na siya nga ay kilala sa buong bansa. Ngunit diniskwalipika siya ng COMELEC dahil wala umano itong tunay na intensyon na tumakbo at sinabi pa ng COMELEC na dapat patunayan itong siya nga ay talagang kilala. Sa desisyon ng korte, sinabi nito na hindi si Marquez ang dapat magpatunay na siya ay kilala sa buong bansa, kundi ang COMELEC mismo. Kaugnay nga nito, Aga, naniniwala naman si Chairman Garcia na dapat magkaroon na ng pagripaso ang ating Kongreso doon sa definisyon ng nuisance sa ilalim ng Omnibus Election Code o Batas sa Pambansa bilang 881. Ang alalahanin ni Chairman Garcia ay baka maaaring hahaba masyado yung balota sa dami ng mga maghahain ng kandidatura dahil hindi naman sila pwedeng i-diskwalipika ng komisyon. Yan ang ating balita mula Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Sinagot ng pamunuan ng Philippine National Police ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kulang sa asim at arrive ang PNP ngayon. Ito'y kasunod ng mga ulat hinggil sa umano'y tumataas na mga kaso ng kidnapping sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Magandang tanghali sa iyo, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Panahon ang makapagsasabi kung anong klaseng pamumuno ang kinakailangan. Ito ang tugon ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa puna ni dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakulang sa asim at arrive ang PNP ngayon. Ayon kay General Azurin, inirerespeto niya ang sinabi ng mababatas, ngunit may kanya-kanya aniya silang estilo ng pamumuno sa PNP. Hindi aniya nila babaguhin ang kanilang estilo ngayon kahit na marami ang pumupuna sa kanilang estratehiya kontra kriminalidad. Sinabi pa ni General Azurin na mahigpit aniya ang utos sa kanila ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gumamit lamang ng pwersa kung kinakailangan. Maaari naman aniyang gawin ang kanilang trabaho nang walang nagbubuwis ng buhay at hindi nilalabag ang karapatang pangtao. Gayunman, nagbilin din ito sa mga pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili kung malalagay sila sa peligro. Ella? Alright, maraming salamat. Leia Ilagan live na nagulat mula sa Camp Crame. Problema ngayon ng mga residente sa Mandaue City, Cebu, ang malilipatang bahay matapos masira ang kanilang mga tahanan sa pag-apaw ng ilog bunsod ng malakas na pag-ulan. At mula sa Cebu City, makibalita tayo kay Gladys Toabi live. Gladys, kumusta na ang sitwasyon ng mga apektadong residente dyan sa na nangangailangan na ngayon ng relokasyon? Maayong uto, Ella. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center ang karamihan sa mga residenteng naapektuhan ng baha dito sa Mandaue City, Cebu. At nananawagan sila ngayon sa lokal ng pamahalaan na mabigyan ng relokasyon o maayos na matitirhan kasunod ng nangyaring baha at pag-apaw ng ilog. Noong Biyernes, mahigit 400 pamilya mula sa 5 barangay sa lungsod ang pansamantalang dinala sa evacuation center matapos silang inilikas dahil sa pag-apaw ng Butuanon River. Ayon sa mga residente, bagaman hindi nagkulang ang lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng disaster kit, family packs at iba pang pangangailangan, hindi maiaalis sa kanila ang pag-aalala kung saan sila manunuluyan lalo't kasama ang kanilang bahay sa mga naanod ng tubig baha. Problema nila ngayon kung papaano magsisimula ng bagong buhay
lalo't wala silang kahit anumang nadala at wala ring maayos na pinagkakasitaan. Ayon naman sa mga residenteng ating nakausap, Ella, napilitan lamang silang manirahan malapit sa ilog kahit gaano pa kadelikado rito dahil na rin sa kakapusan sa buhay. Dahil sa nangyari kasama sa isipin ng mga apektadong residente kung saan dadalhin ang kanilang pamilya sakaling kinakailangan na silang paalisin sa evacuation center. Ayon kay Kasuntingan Barangay Captain Amelia Basiga Ale, nais niya sanang huwag ng payagan ang mga residente na bumalik at manirahang muli malapit sa ilog. Aniya, hinihintay na lamang nila ang gagawing pagkukulong kasama ang mga opisyal ng lungsod upang maipaabot ang hinaing ng mga residente at mai-finalize ang mga tulong na ibibigay. Sa ugnay nito, Ella, inirekomenda na ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez na isailalim sa state of calamity ang lungsod upang mapabilis na matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng baha, gaya na lamang ng pamamahagi ng financial assistance at pagsasaayos ng maayos na matitirhan. Yan muna ang ating update, gikan diri sa Mandawi City, Cebu. Balik kayo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Magsasagawa ng regular na inspeksyon ng City Planning and Development Office ng Baguio City sa mga boarding house sa syudad kasunod ng safety violations na nakita sa mga naunang inspeksyon sa mga paupahan sa lungsod. Para sa detalye, may ulat si Marvin Calas live. Marvin, gaano karami ang mga paupahan dyan sa Baguio City na hindi nakasusunod sa safety at sanitation standards? Nela, sa ngayon, wala pang inilalabas na official na bilang ng mga non-compliant na paupahan sa lungsod dahil kasalukuyan pa ang ginagawang inspeksyon ng lokal na pamahala ng Baguio sa mga boarding houses dito sa lungsod. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na regular ang gagawing inspeksyon sa mga dormitoryo at boarding houses ng mga concerned agencies kasunod ng mga violation na nakita sa mga paupahan sa lungsod. Karamihan ng mga boarding houses na isinailalim sa inspeksyon ay nakakitaan ng violation sa safety and sanitation standards. Ilan sa mga violation ay ang kawalan ng maayos na hallway, sirang sanitary at plumbing fixtures, maging ang drainage system, walang CCTV at emergency light, sirang electrical wirings, hindi maayos na solid waste management at iba pa. Ipinunto din ng City Planning and Development Office na karamihan sa mga paupahan ay walang parking areas para sa mga tenants at depektibo rin ang mga fire alarm systems. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, bibigyan ng pagkakataon ng mga paupahang non-compliant sa safety and sanitation standards na makapag-comply sa mga requirement. Anya, prioridad ng Baguio LGU ang kaligtasan ng mga nangungupahan, lalo na sa mga estudyante ngayong mayroon ng face-to-face classes. Ano naman tayong tolerable na limit, ano? So hindi naman pwede na porket na hindi nakapagkuhan, papalisin na natin kagad, ano? Nag-execute sila ng undertaking ngayon na talagang very aggressive nilang i-comply yung mga requirements natin. Sa tala ng City Permits and Licensing Division, nasa higit 3,000 ang mga paupahan na registered sa lungsod. Kabilang na dito ang mga boarding houses, dormitories, lodging, apartment at transient houses. Pero wala pang inilalabas na opisyal na bilang ang ahensya sa non-compliant na mga paupahan dahil kasalukuyan pa ang isinasagawang inspeksyon sa mga paupahan na higit 100 barangay sa Baguio City. Una nang iniulat ng City Buildings and Architecture's Office na higit 1,000 ang mga istrukturang nakatayo sa lungsod, subalit higit 10 kasabing hindi nakasusunod sa safety standards. Sa buwan ng Nobyembre, inaasahang ipatutupad na ang full face-to-face classes sa lungsod. Kaya naman, siniguro ni Mayor Magalong na tututukan ng lokal na pamahala ng Baguio ang compliance ng mga boarding houses dito sa lungsod. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Marvin Calas, live na nag-uulat mula sa Baguio City. Bagaman nagluwag na sa face mask policy ang ilang mga lokal na pamahalaan, mananatili pa rin mandatory ang pagsusuot ng face mask sa Davao City ayon kay Mayor Baste Duterte. Mula sa Davao City, may report si Lucille Lloren live. Lucille, bakit ayaw pa rin ni Mayor Baste na luwagan ang face mask policy dyan sa Davao City? At ano ba ang pwedeng makapagpabago sa kanyang desisyon?
Ella, ayon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ayaw niya magmadali dahil malaki ang naging epekto sa ekonomiya ng Davao City nang sumipa ang kaso ng COVID-19. Anya, hihintayin niya muna ang magiging resulta ng pagluluwag ng ibang lokal na pamahalaan, kabilang na ang Cebu City at Iloilo Province, bago gawin na ring opsyonal ang pagsusuot ng face mask sa lungsod. Suportado ng alkalde ang posisyon ng Davao City Health Office na huwag muna agad luwagan ang nasabing pulisiya kahit paaprobahan na ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na gawin na lang voluntary ang pagsusuot ng face mask sa mga low-risk individuals sa low-risk setting gaya ng outdoor areas. Tanong ako, okay na lang itong December. Eh, gusto man good na ako, ang katong mga probinsya, mga munisipyo, mga sudad o bang sudad na nga dili na mag face mask, gusto na ko tanawon unsa usay mahitabo ato nila. Ug makita na to gani nga okay sila, diha pa ta mosunod, pero di na ko gusto mag-una-una ta kay kapoy kay nga problema ng kanang COVID yun. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Davao City Health Office Chief Dr. Ashley Lopez na hanggang may naitatalang kaso ng COVID-19, hindi niya irerekomenda na bawiin ang mandatory wearing of face mask ordinance sa Davao City. At anya, kahit pa maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa pagluluwag ng face mask, may diskresyon ang mga local government unit kung susundin ito o hindi. Up to such times when we get zero cases, but for now, I think for the rest of the year, if someone will ask me or give my opinion, I would like to recommend that we retain the position of the mandatory wearing face mask until at least the end of the year. I will not be worried because LGU, I think it has still a discretion, LGU, whether to follow LGU or not. Sa ilalim ng face mask ordinance sa Davao City, papatawan ng 500 pesos na multa sa first offense ang mga mahuhuling hindi magsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar, 2,000 pesos sa second offense at 5,000 pesos o isang buwang pagkakakulong para sa third offense. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lucille Yoren. Simula sa October 1, ipatutupad na ang full contactless toll payment o full electronic payment sa lahat ng lanes ng Cebu Cordova Link Expressway. Ito ay upang mapabilis at mapagaan ang pagbiyahe ng mga motorista sa CCLEX. Inaabisuhan ang lahat ng mga motorista na dumadaan sa apat na cash lanes na magpakabit na ng radio frequency identification stickers sa kanilang mga sasakyan dahil tatanggalin na ang mga cash toll booth sa mga susunod na araw. Sa mga wala pang RFID, bisitahin lamang ang cclex.com.ph at i-click ang register at magpa-schedule ng installation. Maaari ring mag-walk-in sa mga customer service centers sa CCLEX Toll Plaza at sa kanilang off-site installation stations na nasa Andrew World at Lander Superstore. Ang CCLEX ay binuksan ngayong taon para mapabilis ang pagbiyahe sa pagitan ng Cebu City at Cordova. Isa ito sa pinakamataas na tulay sa bansa na may haba na 8.5 kilometers. Apat ang patay sa pagtama ng malakas na lindol sa Papua New Guinea. Samantala, wala namang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng pagyanig. Ang detalye sa ulat ni Abby Valdez. Niyanig ng 7.6 magnitude na lindol ang Papua New Guinea araw ng Linggo. Apat ang patay ayon sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs in Asia and the Pacific. May ilan ding mga nasugatan dahil sa bumagsak ng mga debris o estruktura. May mga kasadang nagkaroon ng mga bitak at mga gusaling nagtamo ng pinsala. Apektado rin ang regional power grid, internet cables at regional highway. Nananatili namang operational ang paliparan. Unang naglabas ng tsunami warning ang US Geological Survey malapit sa baybayang lugar ng bansa.
subalit inihayag din lumipas na ang babala. Samantala, sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na wala ring banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng malakas sa pagyanig sa Papua New Guinea. Nasa Pacific Ring of Fire ang Papua New Guinea kaya madalas itong nakararanas sa mga pagyanig. Linggo naman ng umaga, nakapag-ulat din ang US Geological Survey ng dalawang malalakas na lindol sa Mentawai Islands sa kanlurang baybayin ng Sumatra sa Indonesia. Wala namang agarang ulat na nasawi o pinsala. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumawa ng kasaysayan sa larangan ng larong tennis ang Filipino athlete na si Alexandra Alex Ayala. Ito ay matapos talunin ng 17 taong gulang na tennis champion ng world number 3 sa Czech Republic na si Lucy Havlikova sa score na 6-2-6-4 sa finals ng 2022 US Open Girls Single Competition sa New York nitong Sabado. Si Ayala ang kauna-unahang Pinoy na nagwagi ng Junior Tennis Grand Slam single title sa US Open. Ayon kay Ayala, buong puso niyang ipinaglaban ang laro, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng Philippine Tennis. Inilala naman ni Philippine Sports Commission Chairman Noli Ayala ang tagumpay ng kanyang pamangkin at very proud sa mga naging sakripisyo nito alang-alang na maabot ang kanyang mga pangarap. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot rin ng pagbati sa tagumpay ni Alex Ayala. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Pangulo na ipinagmamalaki niya ang makasaysayang pagkakapanalo ni Ayala at kinilala ang pagbibigay nito ng karangalan sa sambayanang Pilipino. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 36 na nagsasabi, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.